Okay, now we're going to discuss about modulus operator. Okay, so paano ba natin gagamitin yung modulus operator natin in C language programming? Okay, so first, gawa muna tayo ng file natin. Okay, then save as muna natin. And then, pangalanan natin ang modulus operator. Okay, and then don't forget to save as type ng C source file kasi tayo ay C language. Then, save. Okay, so, anong gagawin natin dito sa may pinaka header natin? So, we have here the include stdio.h. Then, dito tayo sa ating main function, int main. Then, return 0. Okay? Okay, so try natin dito kung ano ba yung mga naging process ng ating modulus pag ginagamit natin siya sa ating mga variables. Okay? So, let's say for example, we have here the value, the variable a, and then that is equal to 0. And then, try natin siya i-process dito. Okay? Let's say for example, 5 modulus of 2. Okay? What would be the value of a kapag ka ganito yung naging operation na ibabato sa kanya? Okay? So, printf natin. Okay? So, dito is, again natin, the value of variable a is percent %i. And then, call the variable a. So, test natin itong ating program natin kung meron tayong error. So, execute tayo and then compile and run. Okay, so wala tayong error so far. And then, nakita natin, yung output natin is the value of variable a is 1. Okay, paano siya naging 1? Okay, paano siya naging 1? Kasi, yung kung sa division natin yan, kung sa division natin yan, yun yung tinatawag nating remainder. Okay? So, pakita natin itong ating illustration dito. Okay. So, nakikita nyo dyan sa example natin, yung 5 divide 2. Okay? 5 divide 2, the answer is 2. Okay? But then, ang ginawa natin dito or ang pinrocess natin dito is integer value. Okay? So, itong modules natin mostly is ginagamit natin yan sa integer data type natin. Okay? So, tingnan nyo yung naging process dito. 5 divide 2, the answer is 2. Tama nga naman. Pero, meron tayong remainder na 1. Okay? So, para makuha itong remainder na to, kailangan natin gumamit ng modulus operator. Okay? Another example natin dito is yung 23 divide 5. The answer is 4. Diba? So, ilan bang 5 ang meron sa 23? Definitely, that is 4. And then, the remainder is 3. Okay? Kasi nung hinati natin ito sa 5, meron tayong hindi kayang hatiin dyan. And then, that is the 3. Okay? So, check nga natin dito sa ating program kung tama nga ba yung remainder natin na 3. Okay? So, dito is meron tayong 23 divide 5. Okay? So, check natin to. Execute. Okay. Kuwata na close. Okay, run. Okay, so, ito yung output natin. Okay, the value of variable a is 3. Okay? Ang kinuha niya is yung remainder, hindi po yung quotient. Okay? So, paano ba natin kunin yung quotient nitong mga value na to? Paano natin siya kukunin? Okay? Siyempre, ang gagamitin na natin doon is yung division na. Okay? Kung ganito gagamitin natin dito, let's say for example, 5 divide 2. Okay, sa division natin, di ba yan? Supposed to be, that is 2.5. Okay, but in our case, since we use the integer data type,
ang output natin dito is 2 lang. Okay? Kasi yung 0.5 natin is hindi yung lalabas kasi ang ginagamit natin ngayon is integer division. Okay? So, saan ba natin pwede gamitin yung mga ganyang way ng dito sa way ng operation dito sa ating mga programs in C languages. Okay, so unang-una dito is yung pinaka-basic natin is pwede natin gamitin to get or to identify if the number is odd or even. Diba? Okay, so close na natin itong sample natin dito. Okay, so try natin i-identify gamit yung modulus operator natin kung yung value enter natin is odd or even or itong A or value ng A natin is odd or even. Ano? Test natin. Okay. So, tanggalin na natin to. Okay. And then, sabihin natin, hindi, gawa tayo dito ng isa pang variable. Let's say, for example, B. Variable of B natin. Okay, variable of B natin, sabihin natin, the value of B is 5. Okay, nalagay natin dito is B. Okay, so paano natin ma-identify or paano ma-identify ng program natin na yung B or yung variable ng value ng variable B natin is odd or even. Okay, so test natin yan. Okay, so ito na yung ating operation. Okay, but instead of division, ang gagamitin natin is modulus. Okay? Siyempre, ang mangyayari niyan, kapag ka 2, yung ating ginamit dito, automatically, walang maging ibibigay sa ating output or magiging possible value ng A natin is binary number lang. That is either 1 or 2 lang. Okay? So, kapag ang value natin dito, let's say for example, if, okay, if A is equals to 1, okay, so that is automatically even, diba? Printf. Okay. Ayan. Kapag kayong value ng A natin is naging 1, okay, nag-remainder siya, automatically that is even. Okay, and then syempre, yung else part natin, okay, in else part natin, automatically that is odd numbers. Okay, so test natin kung gumagana itong program natin. So, ang ini-evaluate natin dito is value ng B variable natin. Okay, so try natin to i-run. Execute natin, run. Kung na naman na close. Okay, run natin ulit. Okay. Ayan. Okay, so nakalagay dito sa ating console na even. Output is even. Bakit? Kasi itong 5 natin, okay, yung 5 natin modulus of 2, that is, and then the remainder is 1. Okay? So definitely, that is even number. Okay? So try nga natin, gawin natin itong 6. Okay? 6 divide 2, automatically that is 3. Meron ba siyang remainder? Okay, so check natin. Run. Okay, wala pong remainder yan. Kaya ang magiging sagot niya is odd number. Okay, another example. Sabihin natin, gawin natin itong 23. Okay, 23 natin yan. Run natin. Ano ba ang 23 natin? That is even number. Diba? So, yun yung basic purpose na itong ating modulus operator. Okay? So, asan pa ba? Ano pa bang program yung mga pwede natin magamitan na itong modulus natin? Okay? So, let's say, for example, is you're going to create a program na nakakapag-convert ng minutes into hours. Okay? Hours and minutes. Okay? Let's say, for example, gawa tayo dito ng variable natin. Okay? So, gawin na lang natin dito is hours. Sorry. Okay. Usually, sabi ko nga sa inyo, kapag gumagamit tayo ng modulus is commonly, dito siya ginagamit sa integer data type natin. Ano po?
hours, minute, and then ating input. Okay? So, hours natin is 0, minutes natin is 0. Okay? So, paano natin yan i-process or paano natin mako-convert yung input natin into hours and minute? Okay? So, try natin dito. Okay, so paano magiging process natin? Siyempre, meron tayo ditong hour. Okay, s equals to. And then, meron tayong minute. S equals to what? What will be the formula? Okay, so dito, copyin natin to. Input. Okay, para makuha natin yung hour, syempre, ang gagawin natin is integer division yan. Okay, integer division ang gagawin natin. And then, that will be 60. Okay, bakit 60? Kasi, ilan bang minuto ang kailangan natin para makabuo tayo na isang oras? Diba? 60 po yan. Okay? And then, let us pretend na ang input natin is minute format. Okay? Ibig sabihin, lahat ng mga i-input natin is pagpalagay natin na mga minute yung mga value na yon. Okay? Minute yung format niya. And then, i-convert nga natin into hour and then minutes. Okay? So, try natin yan. Sabi ko nga dito, input divide 60. Kasi nga, we need 60 minutes to have 1 hour. Okay? And then dito naman, paano naman natin mapapalabas yung kulang niya? Let's say, for example, ito. Ayan. I-print natin dito, ha? Print F. Okay? Hour. Okay. And then, percent i. And then, call natin yung ating variable na hour. Okay. So, test natin tong program natin na to. Kung tatama nga ba. Okay. Ang value ng input natin, sabihin natin, ito ay 120. Okay. So, try natin execute. Run. Okay. May kulang tayo dito. Ito. Ayan. Run natin. Okay, so ito yung output natin. Hours. Okay? That is 2. Okay? Ibig sabihin, 120 minutes is equals to 2 hours. Okay? Eh, what if, hindi siya saktong 2 hours? Okay, paano natin makukuha yung butal niya? Let's say, for example, ito is 83 minutes. Okay, 83 minutes yung input natin. Okay, paano natin makukuha or paano mako-convert natin? Or paano natin makukuha yung remaining minutes natin inside this input? Okay, so, ang formula natin dyan, syempre, ang gagamitin na natin is modulus na. Okay, ano yung gagamitin nating value? Syempre, 60 pa rin. Okay, 60 pa rin yung gagamitin natin. So, test natin yan dito. Copy na lang natin to. Okay, minutes. Okay, and then minute. Okay, so test natin tong program natin to kung makukuha nga ba natin yung butal nito. Ilang oras at saka ilang minuto yung mabubuo natin dito. Okay, run natin. Okay, so this is our output. Okay, ulitin natin na wala tayong slash n. Okay, F11. Okay, so ito yung output natin. Okay, so yung 83 natin, okay, yung 83 na input natin is equals to 1 hour, okay, and then 23 minutes. Okay, so yan yung ito yung nakuha natin gamit yung ating modulus. Diba? So yan yung mga pwedeng application ng modulus operator natin. Okay, so try pa nga natin. Another input, sabihin natin how many minutes, sabihin natin 589 minutes. Okay, so ano kaya yung katumbas niyan into hour and minute? Okay, run nga natin. Okay, so this is the equivalent. Okay, so 589 minutes is equals to 9 hours and 49 minutes. Okay, so yan po yung pwedeng paggamitan natin ng
modulus operator natin and ng ating integer division. Okay? So, that's all. Sana meron kayo natutunan dito sa ating topic. Okay? Thank you for listening.